Samantala, nagsitapos ang 66 na bagong opisyal ng Philippine Air Force Masigtalas Class 2018 sa San Fernando Air Base, Lipa City, Batangas. May detalye si Ghadzs Rodelas. 66 na mga bagong opisyal ng Philippine Air Force ang nagsipagtapos sa isinagawang graduation ceremony na kinabibilangan ng Masigtalas Class 2018 sa Air Education Training and Doctrine Command sa Fernando Air Base, Lipa City, Batangas. Marami sa mga nagsipagtapos ay buhat pa sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagnanais na makatulong sa hukbong himpapawid ng Pilipinas sa pagtatanggol sa bayan. Nanguna sa mga nagsipagtapos si Second Lieutenant Angelo Paul Bañares mula sa Lipa City. Hindi umano naging madali ang pinagdaanan niya upang marating ang pagiging top 1 sa kanilang klase. Wala naman nagsisimula sa madali. So nagsimula yung 15 months training namin sa sobrang hirap. Although galing ako sa basic military, yung pag-start ng training namin is hindi naging madali. Pero sa pagtagal ng panahon, nabubuo yung tiwala sa sarili at yung character mo na tutulong sa'yo para maging madali yung training o yung buhay niya sa loob ng PAFOX. Ipinagmamalaki rin ni Second Lieutenant Bañares na susi sa kanyang tagumpay ang focus sa kanyang mga ginagawa at ang pagsunod sa panuntunan ng paaralan. Unang-una is yung pagsunod sa regulation at sa honor code natin ng school. Tapos yung pagiging stable under pressure. Naging panauhi naman ng isinagawang pagtatapos si National Defense Undersecretary Cardozo M. Luna. Iginiit nito na ginagastusan ang pamahalaan ang ganitong uri ng mga pagsasanay ng mga opisyal, kaya't umaasa sila na magiging mahuhusay na opisyal ang mga ito. Ito ay katulad ng sinabi ko, dahil sila ay we invested on their training, you know? At sila naman, they are the correct age already because before they got into the training, sila ay mga college graduate na of the different courses. Ang iba nga dyan na dati ng sundalo na naging qualified na maging officers, pumasok sila na maging officer. So yun, marami na experience yun. So we expect excellence and a good service from them. Sabi ko nga, in their career, they have to maintain their integrity, honesty, good governance, ganun, and serve our people well. Nakatakdang ma-assign sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga bagong opisyal, baon ang kanilang natutunang mga bagong kaalaman na kanilang magagamit sa pagtupad ng kani-kanilang mga tungkulin. Mula sa Lipa City, Batangas, kasama ang Batangas North correspondents, Ghadzs Rodelas, We Are One, We 25.